Binenta ko kay Gwen. Intro mo na! Intro mo na! Ano? Ano yun? Rinig nila ako na Nano. Akala ko rinig nila kumakanta ako. 10 seconds remaining. Hindi ka naman marunong mag-deceit eh. Ano ba yun? Professional deceit player ako, baka di mo alam. Ay, gusto ko naman sumali. Lagi akong nagso-zombie. Sumisigaw kasi sila doon sa labas. Pero, welcome sa Kuya Nick's page, mga idol. Kamusta ba kayo dyan? Ito na nga, ang unang series natin. Ay, pangalawang series para sa WePlay Pushka League. Team Liquid versus Team Secret. Guys, medyo ano share, pakishare na yung stream natin, guys. Pakishare na. Share nyo, mga idol. And eto, share ko lang din. Sila Kuya Nick, nagpa-host sila sa amin ng workout kaninang hapon. Ayun, para naman daw, di lang daw kami laging nakaupo. And para galaw-galaw din. Kayo ba guys? Nag-workout ba kayo dyan? Anong mga pinagkakaabalahan nyo? Kailangan maging productive tayo. Tagal na itong quarantine guys. Di tayo pwedeng humilata lang dyan. Pero share nyo na din yung stream. Share nyo na para sa amin ni Boss Bert. Paano mag-deposit and withdraw sa loot.bet? Boss, deposit po. Makikita mo siya. Color green lang siya. Makikita mo siya doon sa upper right. Deposit. Tapos pili ka lang ng currency mo. And then, ayun na. Tsaka ba doon mo makikita yung paglalagyan ng bonus code natin na lupon. Kapag kinlik mo na yung deposit and nakapi ka na din ng currency. Okay, check nyo doon. Sabi ko na talaga, Barbie, eh. Yung damit pa rin niya kanina, madaling araw. Oy, wait nyo siya, Jun. Wait nyo. Thank you kay Boss Ann Carlo. Oy, magpabati na yung mga magpababati dyan. Pero syempre, kailangan may share your bash muna. Hello, Kalamark Aldrin. Mamaya, magtampo kayo pag in-game na. Ano eh, di muna nakakabati eh. Ngayon, kaya ka nainggit nga ako, kasama ko dapat dyan eh. Tingnan mo talaga, nagpapapasok na maaga tapos biglang mawawala. Kaya sinasabi ko talaga mamaya na eh, hindi nagsasalita ako, wala sinasabi, ewan ko dyan. Sira ulo to. Baliw si Kuya di guys. Excited. Bakit? Pumasok, di naman magsasalita. Hindi, pinapakinggan ko lang yung boses nyo. Alam mo ba, Kuya di, lagi mo kasing sinasabi, isa blow blow bakit? Oh, sinitch ko bigla. Yung pala yung kapatid ni Pacquiao, tama ba? Doon ba na kuha yun? Si Kuya Bobby, kaya alam mo, shoutout sa mga anak ni Manny ha. Kung magpapaturo kayo ng boxing, huwag muna, huwag kay Uncle Bobby kasi isa bad Bobby.
Ay ko, kay Daddy Manny lang tayo magpapaturo ng boxing. At saka Coach Google, at saka Coach Freddy. Pag kay Uncle Bobby, isa bad, bad, Bobby. Isa bad, bad, Bobby. Si Uncle Bobby, eh, medyo sanay sa bugbog yon, kaya isa bad, bad, Bobby. Naabutan nyo ba yon, guys? Ako kasi hindi. Napansin ko lang. Ay, naabutan si Bobby Pacquiao? Napansin ko lang laging sinasabi ni Kuya D. Kaya isip ko, search ko nga. Yung pala yun, hoy Kuya Howard, ayan, may pangalan ako, Hyrista. Secret versus Liquid. Liquid, medyo 1-2 yung standing nila, 3-0 ang standing ng Team Secret dito sa WePlay Pushka League. So, Secret is the heavy favorite to win this match, ha? Pero tignan natin kung makakanakaw ba ng isa ang Team Liquid dito sa potential best of 3 series, yes, natin mga Bobby. Pero wala pang talo yung Team Secret as of now, guys, ha. Tingnan lang natin, baka this series na. And good luck sa mga tumaya po sa loot.bet. Habol na po kayo ang series po na ito. Nasa loot.bet, guys. Gamitin nyo na rin yung aming bonus code doon na lupon. Okay, try nyo na now na kung may mga dagdag katanungan man po kayo sa loot.bet. PM lang kayo now na rin sa Kuya Nick na page. Okay, magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Kanino ba kayo dito, guys? Team Secret. Panigurado kasi may mga dehadista dyan, eh. Team Liquid yung taya niyan, eh. Pero hindi naman din sobrang liit kasi ng chance, guys. Diba? Na may panalo doon ng Team Liquid. Hindi naman Team Liquid Tier 5 team. Hindi naman din. Hindi naman din. Okay. Team Secret all the way. Kaya ba to over? Ayun lang. Kaya ba to over? Ang average game time po kasi ng Secret, guys, pag sila yung nananalo, maximum is 34. 34 minutes na. Pinakamaaga 25. Yes, yes, yes. Bahala na kayo dyan, guys, kung saan man kayo magpa-plays ng video. Kayo, nagano, gumawa ng video ng ano, sa pool area. Sa ano, sa BSB. Ah, sa BSB ba yan? Oo. Nanood ka? Ay, ano ba? May video ba? Hindi, nung ano, nakita ko lang yung mga print screen. Diba? Guys, exercise din, mga idol. First 10 kill Secret. Match winner Liquid. Ay, eto, medyo dehadista to si Boss Daniel. Hello kay Val. Kamusta, kamusta kayo dyan, guys? Kamusta? 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 Yun. Sino ka ba dito, Boss Bert? Secret! Alam mo ba, tawang-tawa, nanonood ako ng cast niyo ni Kuya ni Kapot. Nino? Tawang-tawa ako ni Kuya ni Kapot. Bakit? Bakit? Ano ginagawa na? Wala na nagka-cast ng game, nag-flip-top na lang. Wag gusto mo tala yung flip-top mo kagabi. Halimaw na daw tong sabihan pagdating sa casting. Wala namang sungay. Wala namang pakpak. Wala namang buntot. Ulol, yan ang napapala mo, kakasinghot mo ng katol. Call me Pedro Penduko na naman. Di ko na kailangan pa ng kahit anong agim at sandata o anting-anting. Sapat na ang aking angking galing para pabagsakin. Itong pilingerong feeling magaling. Dating datihan na mga nawalang dating. Mga naunang nag-uunahan pa rin. Nakaya ko to, kaya ko yan. Puro ganito, puro ganyan. Mukhang puro, pero hindi malaman. Puro palaman, puro palamanan. Puro sumbat, puro kumpara. Puro bilangan ng inambag nila. Ano? Purong-puro ba? Eh, kung puruhan na lang kaya kita, total na mumuro ka na. Putang na ka. Oh, alay. Pwede ba yun? Pwede ba la yun? Flip-top yun, boy. Flip-top. Paano mo nakakabisado yung mga ganyan? Isang pakinggan mo lang yan, o... Pot, eto ah, hindi siya napagano. Pero kasi nung bata talaga, nahilig ako mag... Ewan ko, may na-develop akong habit na... Kung ano nababasa ko, or medyo nare-retain. Kahit isang beses lang? Hindi naman. Lalo na pagpaulit-ulit. Pero usually, yung mga mahalagang parte. Okay, yun. Okay. Photographic, nila, photographic diba? Memory. Yes. Oy, share nyo yung stream ng public. Lalagot kayo. Iro-roast kayo. Shoutout yun kay Sinyo. Kabalin natin yan si Sinyo. Nagulat ako kagabi. Pag may clash, wala na nagsasalita. Alasinggo na rin kasi siya. Maga na kasi. Hindi mo, nagkakas kami ni Kuya Nick ng call time ko, 1 AM, natapos yung laro. 5, sige mo, 4. Maraming 4 hours na kasalang doon. Hintay ka, no? Tagal din. Totoo. Hindi mas maganda, pornographic memory kaysa
kesa photographic memo. Walang ya, grabe na may mga viewers ngayon ha, gabing-gabi ha. Nako, mm-hmm. Yung mga pinagkakaabalan nyo, parang iba yan, parang iba yan. Sarap kaya maging rapper. Hanap ko dati maging rapper. Na may man na makinig ng mga rap music. Di nga rap yun eh, rap ba yun? Meron rap doon, meron rap doon, nakalimutan. Yung this one is for the boss, it's for the interview. Ganun lang yung mga alam ko dati. Alam mo yung rap ng Look At Me Now? Nakabutan mo yun? Get... Dali. I'm getting paid. Alam ko yata, di ko kabisado. Look At Me Now. Eh, rap mo nga yun. Tinatry ko yun ng bata ako eh, di ko nakakaya. Oh, 24 bars challenge daw. May bubuga ka ba ngayon? Yellow bottle. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Yep, yellow truck missing. Yep. This stuff looks like a toupee. I know what you get in 10 years. In 2 days. Let us love me. I'm a mistake. If you get what I get, what did you say? Who actually are Mr. Miyagi. And the suicide door. Arikari. You got me. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Hindi ko nga. Maganda yung version nun ni Carmine, ni Carmine. Carmine na ba? Hindi ko yun alam, hindi ko yun alam. Carmine. Search mo yung babae. Ano yung cover nun pero mas parang mas maganda pa siya. Hindi, Carmine. Carmine yung pangalan nun. Si? Carmine. Si nga. K. Hindi, K. Carmine. Uy, Liquid Bristle Back Lone Druid Phoenix Pars and Shadow Demon. Ang ganda ng lineup nila rito. Secret, medyo Optimus Prophet, Void Spirit, Taskar, Enchantress, Void Spirit ni, ano to, ni Misha. And tignan natin kung anong magiging hero ni Matumba man. Grabe oh. Ganda nga ng draft dito ng Team Liquid, guys. Kaso, eto kasing Team Secret, meron naman silang natural carrier, at least ng Malev. So, kahit pa paano, may panghuli sila dito sa Phoenix, may pang-buisit sa Bristleback, para hindi makapag-spam. Eto nga NP. Ang ganda ng NP sa ngayon eh, no? Ng Nature's Prophet. O, share nyo muna yung live stream. Sasabi ko sa inyo, ha? Share nyo na public. Alam mo yung mga pinapakinggo dati, mga tinambak. Ano sa tabi. Hindi ko yun alam. Tinambak. Ang dumi. Tinambak. Tinambak. Bak. Parang parody ng ano yun eh. Nairig pa ang monster, akala mo better, basura nakakalat parang dinaanan ng twister. Tignan mo yung mga toilet paper, madami pang iba at ganun din sa river. Sa river, pa na yan, tapon ng mga rapper, nakita ka na teacher binato ka ng super arayo. Rapper, di ba? Di ko alam yun, walang yaka. Pero Lina, gusto mo ba itong Lina na pick on the yun? Side of Team Secret? Di. Mukhang aliens, mga taong nagtapon ng basura, walang paki, walang kibero di Lina. Sige lang, tapon lang yan ang kanilang alam. Wala silang pakialam sa kalalabasan ng hindi nila alam. Masama ang balik kasi ba't pwede magsakit ng dengue. Oh, di mo alam yung mga yun? San galing ba naman yan? Hindi. Wala yan, kung mga... Alam ko guys, Romeo, save me. Yup! Mga ganun tayo. Ay, Matu, Kerry, Void Spirit. Misha, Limidlin, ano ha? NP. Ay, pampatay nila ng ano to, ng itlog. Itlog. Yun nga. Okay na okay din. Tsaka kailangan kasi dito talaga maging maganda yung farm ng isang Nature's tama, Prophet. Tama. Kasi walang tatanggi. Shoutout sa number one hater natin, si Kuya Nick. Nanonood? Nanonood. Shoutout, number one hater. It's a blow. Uy, blow ba? Salamat sa... Thank you ba, Simon? Simon Pabre. Salbakuta. Mga kata na salba ko tani. Stupid. Si Papa Pilats, guys, may mataas yung ano nun eh, yung matining yung boses nun eh. WPMD tayo na. Yes. Salba ko, taas sila nasty, Mac. Oh, meron ka ba dyan baon? Kung basyado ko yung mga kanta nun mga yun, kaya huwag mo kong Ako hindi, pero pakilala ko muna. Oh, the side of Liquid! Sega! Sanya Phoenix, Koi pa! Sanya ng Druid, Miguel sa kanyang Bristle Back Box, si Sonya Mars, at Taiga and his Shadow Demon. Para naman sa side of Secret, Poppy Enchantress, the Officer Tasker ni Shalina, Zeiss, no? Nature's Prophet, and Matumba Man, on the Void Spirit. May accent ang Salbakuta. Nasabayan kita, ano makalit ng Salbakuta?
Kano magulo dyan, mag-cross ka muna. Mamaya na yung pag-boring yung laban, guys. Pag one-sided rap. Rap session style. Republic! Republic tayo dito. Share nyo na para makapag-suggest kayo. Yuck, yuck, yuck. Wala namang kakanta. Nahulog sa'yo at nagtapa. Ooh, alam mo yun? Alam mo. Kati ng pag-ibig mo sa akin. Ginawa mong kabot. Mamaya na daw. Sabi niya, mamaya na daw. Ako ay tinanong, pumahal kita sa magutak ko, hindi nang pabulong. Naka-cross finger, sabay bawin mahal kita. Halik sa bayak, kapat kay tuwang tuwa. Oo, oh, panis, baka di, wag na, baka mailib ka na naman eh. Ano, nostalgia sa mga rap ko eh. Walang yaka, pero good start at the side of Team Liquid. 3 bounty runes agad. Yung kuha nila. 3 bounty runes, hindi lang nakuha ng Liquid dito. So maganda nga simula para dito sa Raging Side. Oy, share nyo. Mga share nyo idol. Share natin. Nako po. Okay, tignan natin Lina up against the Lone Druid. Sino ba ang papaboran dito? In terms of last hits, mas okay dito yung kay Koifa. Siyempre, meron siya kasamang bear. Pero mataas yung kill potential dito ni Nisha. Ninko. Lalo na't hindi naman bumibili ng item yung amo mismo, di ba? So napakadali para kay Nisha na i-take down agad mamaya kapag may Laguna na yung Lone Druid. Pero tingnan natin dito ha. Taskar, so kaya si Apisor ang magdadala rito. Alam naman natin yung strength ng Taskar ha. Ayos din. Ganda pa naman ang kasama ng Taskar. Doon sa baba, Void Spirit. Palakaring kill potential nila doon. Pwede nilang sulitan yung Enchantress. Hirap kasi patayin yung Phoenix later on na merong dive eh. Or eto palang si Miguel. Pwede. Secret pala yung Enchantress. My bad. Pero tignan natin dito. CS natin, syempre, bear nangunguna yan ha. Oo. And, pero yung Lina kasi kaya niyang pumatayin ng bear eh. Yun nga tutusin. Eh. Tama. Uy, ano yun? Bakit merong Thunder na hide na nagkukuha na gano'n dyan. Ah, may Enchantress na nagpadala ng ano. Nang gugulo lang. Thank you, Boss Simon. Agab mo ngayon, Boss Simon, ha. Meron kang tawag dito, Starfall. Pero Zai may 3 stacks ng Shadow Poison. Uy, pero ang ganda naman in first blood going in favor of Team Liquid dito. Pero mamamatay din yung Breeze Dark. Pero Phoenix can actually get a return kill dito kung matitira niya si Apisor. Pero hindi. The three heroes will try to protect itong nagagarap dito. Pero they will try to die dito. And ang ganda naman ng Remnant nun. Matatawag nila. One more hit. They'll be able to take him down. And 2-for-1 exchange in favor. But the Breeze Dark is here. And they will be able to actually defend itong tower nila. So that's a 2-for-1 trade in favor of Team Secret. Yes, tulad nga ng sabi rin natin kanina, pwede nilang sulidan yung kill dito kay Miguel. Pero nakakuha pa kasi ng another kill yung Secret, lalo na nakita nila na wala nang Icarus Dive. Eh. Diba? Yung Icarus Dive kasi sobrang tagal lang cooldown niya, nasa 34 seconds. So talaga masusulit mo na mapatay itong si Phoenix kapag nagamit niya na yun agad-agad. Kailangan niya ring pakaingatan yung kanyang Icarus Dive sa ngayon na level 1. Naroon life trigger eh, yun. Yung normal lang yung bear dito. Silbi lang, slight gold lead going in favor of Team Liquid at the moment simply because of the 3 bounty rune na nakuha nila and even the first blood na pumabor din sa kanila. So, yung mga early gold amplification ay napunta dito side ng Team Liquid. Tignan natin dito, kama ba na tinapat nila sa Bristle back itong kanilang carry na si no? Matumba man. Pero ang maganda kasi dito, makakakuha ng early level yung Nature's Prophet. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng mas maagang mga rotations para tumulong sa mga kampi niya rito. Ang ending kasi niyan, kung magiging mapapahirapan man dito sa baba yung Void Spirit, pwede naman silang mag-swap ni Zai eh. Kapag kasi Zai, na-secure niya na yung farm niya and then yung XP niya. Tama. Pero Lina, siya sa Lina 17 and 3. Compare sa 16 and 4. So medyo nakakasabay Lina rito. Pero ito, ang pwede nila i-punish dito yung Bristleback. Kasi yung Bristleback ano lang to eh. Mababa pa yung level. Pero ang katinon men. Yun lang, nastakal sila ng Queen Spray. Oh, hugtap ka muna dyan. At tignan natin, naabol pa nga. Double kill po nga. That double Queen Spray. Ano bang kill build nun? 2 points sa Queen Spray pala. Yung eye search kasi napasama. Napatambay patuloy ito si Void Spirit. Diyan kasi Taskar doon, yung ba number yan? Bracer! Wala rin kasi silang ano rito eh, yung magic stick para
i-compensate yung damage. Pero dahil try lane nga itong katapat, sulit din yung magic stick para kay Bristleback dito. Ah. Totoo. Pero ito na, bumili naman na si Void Spirit. Mga kahabol, ang Taskar, yung tingin ko mamomroblema. Kasi nagsisnowball in yan eh. Pero wala pa siyang pang stick sa ngayon. Depende ko, sa ibang lane sila rumaki. Pero gusto niya patayin yung ano, Savage Bebe, Savage Roar, uy! Normal. Tinawag pa. Ay, grabe naman. Sabi si Roro naman. At grabe naman itong si Nisha. Gusto niya patayin yung bear kasi massive na. Massive nga naman na gold yun pag nakuha niya. Oo, tama. Uy, kaso ay, hindi pa din nasa secure ng Lina yung haste rune. Sayang na sayang yun kasi syempre nakabote na rin siya ngayon. And maganda yung positioning ng Taskar. Ang problema nga lang, wala siyang snowball pang in and nag-scan din. Etong si LD. So, alam nila na andyan sa kanila. Pero may makukuha sila rito. Ah. Tignan natin, tinawag yung mga minions. Ang grabe, ang dami naman minions yan. Pero mahaharangan lang. Ay, grabe man yung ano rito, yung Shadow Demon. No. Meron siyang pool at masaspatan yung pool na yun. Pero mahuhuli pa nila yung Enchantress dito. At mamamatay si Papi. Pero yung stack nila will be spotted dito. Kaso, anong way ng secret to contest yung stack na yan? Nasa Bristleback, tamang sitting pretty lang siya. Not putting a single point on the nasal go. Instead, level 2 kagad yung kanyang Bristleback at level 2 yung kanyang Quill Spray dito. Alam niya lang na kailangan niya mag-sustain at syempre mag-dish out ng lot of damage dito sa bottom lane. And Matu, sobrang risky rin kasi ng ginawa ng Team Secret dito. Inilagay nila si Matu sa baba. Ang kita mo naman ngayon, in terms of level, nag-gap na siya kay Migay. And in terms of farm, mas lalong gap siya doon. Kita mo naman yung natin, second yung Bristleback. Taas ng network ng ano ha, taas ng network dito ng mga cores para dito sa side ng Team Liquid. Mars is the number one in terms of overall network. Pero tignan natin kung magbabago ba yung face ng laro natin once na magsimula na mag-rotate yung Nature's Prophet dito. Pero tignan natin, Bristleback tatawagin sitting at level 5. Ang sakit ng spray niyan. Ang gagawa rin kasi ng tempo on the side of Team Secret is yung Lina and the Nature's Prophet. Pwede silang mag-connect later on every time na merong laguna. So, siguro waiting pa lang rin sila sa magiging item dito ni Zai. Ato, ang baba ng ano, level ni Zai, eh, no? Level 4 pa lang siya, even though may solo lane siya dito. At pressure din nata kasi siya nung Mars. And yung Shadow Demon ay nagpo-force siya mag-rotate sa kanyang jungle dito. Pero Bristleback almost sitting at level 6 dito. And hindi pang offlane yung nangyayari dito sa BB na to. As he is more of the carry talaga dito sa kanyang team dahil nga nasa strong lane siya at ang may gamit yan ng Yuto. Pero tignan natin, op, yun na, eto na Aisha, tinawag, maistakan ba sila? Pero over steady at eto nga sinasabi natin, the rotation coming in from the side of the Nature's Prophet. I don't think na kahit wala yung Nature's Prophet dun eh, I think makukuha nila yung kingdom. Sapat, as long as chain disable yung matatanggap dito ng isang Bristleback. Kasi habang nakakapag-spray siya, hindi siya na-disable. Tsaka mababaliktad yung laban eh. Or yung clash mismo eh. Kaya kailangan disable muna para sa Bristleback. And buti ngayon na early pa lang, at least wala pang 6 yung Bristleback. Nababatay na papatay. Pero nagkakitaan dito ha. Oh, papalubog yung Marsha Rina. Tignan natin kung mahuli nila. Mahuhuli nga nila. Pero maito pa nga. Binanggabang kaso pa din. And Nisha with the stun. Makakatakbo pa rito. Inaabot siya. And Nisha, one more hit. He will die. Yes, he will die. Pero tignan natin another disruption setup. May mahuhuli ba sila rito? Pero down Nisha is out. Napita siya ron. Diba? Tapa kukonekta na naman. And they will be able to get. Nandun rin yung Root and Koiba with a double kill. 6-3 para dito sa side ng Team Liquid. Totoo. Grabe yung pangmamama ng Team Liquid sa lahat ng lanes ng Team Secret. Kasi isipin mo, dapat NP yung nagro-rotate. Di na yung nagro-rotate, pero wala pa tayong makitang rotation from the side of Team Secret sa ngayon. Mars pa yung nauna, oh. Kasi andyan na yung kanyang ulti. Level 7 na siya. Well, itong NP kasi 5 pa lang, guys. Sobrang baba ng kanyang level. Pero wait. Natin yung ulit nila yung Phoenix. And Phoenix will go down. Pero nandito yung Shadow Demon. But the TPR from the Mars will be cancelled. At makakatakbo dito itong Void Spirit and Taskar. Makakapita sila making the scoreline 6-4. Pero again, the lead is still in favor of Team Liquid. Tama, wala pang nahuhulo dun yung Team Liquid ah, nung nag-TP yung two heroes nila dun sa may baba. Pero tingin ko okay lang naman, pa isa-isang kill from the side of Team Secret para kahit papano makakuha sila ng bawi or momentum ulit. Tsaka farm, kasi kailangan dito talaga ni Mato na bumawi eh. Pangit talaga ng naging lane niya sa baba.
And hindi naman siya mabigyan ng space. Hindi ko alam kung ano logic ng pinagpalit nila yung lane, ha? Pero tingnan natin kung mag-workout para sa kanila in the long run. Siyempre, siguro namili lang sila ng matchup. Siguro ayaw nila yung Void Spirit up against the Mars. Mas pinili nila yung Void Spirit up against the Bristleback. Pero hindi nag-pay off yung adjustment na yun dahil 2K na yung kalamangan dito. Ng saka, Team Liquid. Kuya, di mahirap din kasi pagka natapat mo yung Bristleback sa Nature's Prophet, yung mga treants niya kasi gagawin lang pera na itong si BB. Less disable pa. Diba? Eto kasi Void Spirit, tinry lane siya ng Team Secret. Kahit pa paano, naging effective naman. Kaso, nagkakalang sila. Kuha na ng outpost mo, makukuha to. Susubukan ka si Limba rito. Tinawag, disrupted dyan. Pero tingnan natin dito, ang dami naman kasing ano. Pang-focus nila rito. Ay, makakancel pa nga. At hindi, papoprotectan. Iaalay niya yata. Uy, pero Mars Ultimate. Tingnan natin, magkakapitasan dito. May nahuli yung Nature's Prophet. Kina-invert nasa labas na dito. Makunat yung Nature's Prophet dito. Tingnan natin kung mapapatay siya. Pero tinamaan siya ng maugat-ugat dito. Uy, pero pwede rin mapatay yung Mars dito. Naku, skill ka pa. 2-4-1 exchange. Nakuha na Team Secret dito. Yung outpost sa babae na they will be able to secure 2 kills as they will lose the Nature's Prophet. Pero kita mo naman yung commitment ng Team Secret para ipaglaban yung outpost nila doon sa bottom. Nakakuha nila yung 2 kills. They will lose yung Prophet ni Zai. Oh, ang ganda rin kasi ng vision na pinoprovide doon ng Taskar eh. Kaya naging maganda rin yung initiation coming from Team Secret. Pero Papi, masyado pa itong malambot ha. Level 9 versus 4. So TP na lang rin muna ang kanyang gagawin dito. 1K golded pa rin guys in favor of Team Liquid. Ano na bang level ng kanilang mga supports? Uy! Masyado mababa yung levels ng supports dito ng Team Secret guys ha. Parehas level 4. Whereas yung sa Team Liquid, 6 na pareho. Ayan naman, nakakita tayo ng paulit-ulit na rotation coming from Papi, may makahuhulit na rito. Nilaguna sa mukha yung Osu Bear, and that's a kill. That's the mid lane going down. A Secret will even up the scoreline and they will take over the lead dito as they are pressuring the tier 1 tower in the mid lane. Tingnan natin kung tatalunin ba ng Team Secret to, and fortification will be used to delay etong push na gagaling sa side ng Secret. Pero kaya ba nila protektahan? Limang hero para sa side ng Secret nandito. Wala silang bear. Pwede silang pasukin. At pinasok nga sila. Ayan and pinito sa mga pumasok dito. Pero dissimulate that shout. Tamang disengage lang para sa side ng Team Secret dito. Hindi rin na rin kasi maganda yung positioning doon ng Mars. Kasi siya yung aasahang lockdown dito ng Team Liquid eh. Kaya hindi na rin sila nakapag-a-ball doon sa may tier 1 mid nila. Nung pumupush yung Team Secret. Kasi ang disable dito ng Team Liquid, Arena of Blood, or yung lockdown, Arena of Blood, at saka yung disruption lang. Sobrang layo rin naman kasi doon ng SD para mag-set up yung Mars Dead. Kita na. So nakapag-disengage agad yung Team Secret. Pero, ay! Naku po, Boxy, mapapatay ata siya dito. Arena of Blood, para di siya ma-hit from the outside. Oo, pero tignan natin dito ha. Medyo feeling ko yung momentum pumapabor na bigla sa side ng ano, ng Secret. Yung si Nisha, hindi mo may paniwanag no. Ang lupit din talaga gumalaw ni Nisha, no. Para sa akin ha, siya yung miracle nung OG. Unang labas ng OG. Ganun yung tingin ko kay Nisha ngayon. Salamat tayo Simon Pablo, ang dami. Thank you boss. Lagi yun. Salamat boss. Hindi na ata makakatakas. Oh, pero tingnan natin dito, makakatakas ba si Sai dito? Hindi ata makakatakas si Sai dito. And that's Liquid taking down Sai once again. Sai not having a great game, ha? Pero, heavily focus sila rito sa ano nila. Oh, charge! Makukuha nila yung tier 1 tower. So, mid lane tower going down in terms of power, 2-1 in favor of Team Secret dito. Eto na ata yung rotation na hinahanap natin coming from Nisha guys. Kaso nakaiwas agad yung SD. Pero nagtitipi ha? Bristleback. Hoy pero oy, grabe ang dami nito ha. Op, kukunin nila rito. Gustong lumaban ng Bristleback. Pwede sa mabigyan dito. Sabi niya, saku yan. Akin dapat yan eh. Bakit yung kukuha yung center. Pero kita mo naman, hindi nila makuha. Wala silang pangkuha ng stack as magro-rotate na rito. Ang Liquid, tignan natin dito. Nature's Rat gagamitin na rin. At tuno Abel, dahil feeling ko karamihan ng mga neutral ay masisecure ng BB. A Secret not willing to commit or overextend dito sa may side na to ng Team Liquid. Ayun, kinailangan na rin kasi ng Team Secret guys na depensahan tong tier 1 mid nila. Kaya hindi na rin sila nag-overcommit pa doon sa may baba kasi sobrang delikado eh.
Albert yung binubuo ng bristle back dito ah. Bakit kay Albert? Uy, pero tignan mo ah. Hop, tatawagin. For NP. Binago na rin yung Halberd kasi ngayon eh. Binago na rin yung Heaven Halberd. May mga may mga bagong shit yung Halberd niya. Pero ito na, Mars now with the Blink Dagger. So pwede na siyang manghuli dito ng mga gusto. Pero up na nga rin yung Arena of Blood. Gandang setup. Talaga coming from Liquid. Nako, pwede talaga nilang madala tong game na to. Yung Bear, ito po yung item ng Bear going for Deso, pero MOMA sa ngayon ng item ng Bear. Okay, pero tingnan natin dito, Nature's Prophet ni Sai going for the utility build mechanism. Ang napili niya rito to further extend yung mga teamfight nila or to further enhance yung ability nila to survive yung mga initial engagement dito. Pero tingnan natin dito, may enchantress sila. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ng enchantress ni Papi rito. Since level 5 pa lang siya. Pero Phoenix mapipitas dito as 8-8 will be the scoreline. Matumba man on a dominating streak. And yung mga tumaya ng FTNK, medyo kinakabahan-kabahan na dyan. Pati ako, kinakabahan na rin, mga idol. good luck sa mga betsy po, ha? And share nyo yung ating live stream. Meron po tayong Arcana pamigay once na umabot na ng 1,000 shares. Okay, tulong-tulong lang tayo, guys. Maraming salamat po. Share nyo na. Uy, daming nagko-comment na wala pang share badge, mga boss. Share nyo na po. Yeah, share lang din tayo sa stream natin dito. Oo, pero tingnan natin dito, ha? Lone Druid, anong binubuo ng bear dito? Deso. Ano nasuot ng kanyang bear? Deso? Oh, uy, pero Lina, naku, may makukuha sila dito. Hello! Hi, idol! Kamusta ka na? Kamusta ka na? Sa ID no entry ni Laguna agad direkta. Wala yata siyang teammate na pwede tumulong sa kanya. Pero hindi na naman tumama ang sun. Kapating yung prison back dito. Hinin ako! Without response, buhay pa siya! He's still alive! Pwede pa mabuhay, pero hindi! Naku, pero magkakaulihan dito, Nature's Prophet! Inuuli na yung Lina rito, napagsabang kasi sa panit! Champagne! Supernova! Pero nakatakas na, 1-for-1 trade! Both mid laners going down! Pero mahuhuli nila! Pero ang ganda naman ng ice shard na yun! Tipis ang mukha! Pero hindi na kinaya! Oo, hindi na kinaya! Pero boy spirit darating! Taskar! Tamang snowball out! Saan siya pupunta? Aabulay na nagmukhang tatlong mamamatay dito sa side ng team! Pero nakuha nila yung coveted kill on the lone druid, but they will lose 3 sa kanilang side dito and masyado makulat yung bear para patayin. And saka Blink Dagger, surprise din kasi yun eh. Diba nagulat sila na meron ng bit-bit na Blink Dagger dito si Mars. Kaya naman di pa kasi rin ganun kablakas yung burst ng ano nila, ng void spirit nila rito. Tama. And ang tagal din kasi bago namatay nitong si Lone Druid. Kaya nangyari, kung mas maaga kasing namatay yun, pwedeng makapag-disengage agad yung Team Secret eh. Wala silang kill and then alis agad. Kasi yun nga lang. Ako, mahuhuli nga nila to. Mahuhuli nga nila. Kala ko di ko dito. Matumba man ako. Pinalubog si Matumba man. Pero yung Sertel, tamang si Madla sa puno. Mapapatakas ba Light Striker? Ay, susubukan siya. But the same thing, don't pull this. And they'll be able to take down one. Mamamatay nga dito. Pero sa Light, sa Unray. Yung bristle back dito, pero yung Lina will be able to nako combination is still and it's powerful. Sila naman na makakapatay ng tatlo rito, pwede pa sila pumunta sa pang-apat, pero this is a bristle back na nakatalikod with a vanguard and may sangge, so it's a very difficult skill for them to get. Makunat pero ang bilis ng respo dito ng Team Secret ah. Yun naman din yung mga kocomment natin sa kanila sa ngayon. Kasi dapat mababurst na rin or makukuha na rin ito si Void Spirit. Yun nga lang kasi wala rin magandang follow-up after nung disruption. Kaya nangyari, naka-out pa yung Void Spirit. Nasayang. Nasayang yung attempt ng Team Liquid, guys. 1K gold lead, palitan lang muna sila sa ngayon. Pero habang wala pa item check muna tayo and mga neutral item check. Phoenix, wala pang item. LD, Deso na tong kanyang bear. Makati-kati ang bear na yan ha. Ang kailangan lang eh, maproteksyonan niya yung sarili niya. Ang tanong, paano ba magdi-deal yung secret sa isang lone druid na ganyan? Sino ba ang mas gusto nilang targetin? Yung main oso ba o si Amo oso ba? Paano? Malilito pa rin kasi. Pero detonator yung build mato going for Aghanim Scepter. Kasi alam nila talaga na ipo-focus ng Lina is yung bear or even itong si Goypa.
O para, parang independent na yung bear. Diba? Ganun ang magiging ending kapag nakapag-axe na doon si Koifa. And good item choice for Koifa, guys. Ito yung strength na ng Liquid dito. Nakakuha sila ng Desolator sa kanilang bear. Ibig sabihin, pwede na sila mag-threat ng mga tier 2 tower dito kung gugustuhin nila. Fortification, magkaka-fortifyin mo na rito as both in supportify. Ay, kanilang mahuhuli ba? Dito. Pero tignan natin kung mahuhuli ba? Ay, pinalubog. Hop, sisipatin, masisipat nga. Mahuhuli rito si ano, pero capsule going down and good kill para dito sa side ng Team Liquid. Pero space created dyan at the tier 1 tower in the top. May nahuhuli nga, nahuhuli ang amo bear dito. Double and yan ang problema, malakas yung bear pero yung amo bear pwedeng hulihin ni Matumba man. And pag hindi nakapag-react, hindi nakapagpalaki ng HP sa bad Bobby, sa dead bear. Naka-double damage din kasi dito si Nisha. And kita mo naman ngayon, kumbaga naiwala si Nisha guys. Naka-BKB na siya agad. And you set up. Pwede lang muna. Humarap na naman. Man. Pero supernova. May makakahuli ba? BKB as BKB pero defensive supernova yan. Wala sila mapapala dyan. Two ultimates down on the side of Team Liquid. As they will use yung supernova and yung arena of blood. Kaya pa naman kanina nagtatry gumaki yung Team Secret kasi walang mga ultis yung Team Liquid. Pero ngayon, wala na naman silang ultis. So, pwede ulit mag-provide ng setup dito yung Team Secret. Kasi merong up yung Laguna eh. Yun nga lang, kailangan rin nila kaya paano maging tie dun sa may BKB duration nito si Lina. Para mas maging safe yung gagawin nilang Team Fight. 3K golded na para dito sa Secret. 3K, 4K na naglalaro. Ano ba tingin mo nangyayari dito kung bakit umapabor yung face ng laro natin sa side ng Team Secret dito. Liquid eh, nakukuha naman nila yung mga item. Maganda nga yung laning phase para sa kanila. Number one in terms of overall network yung Bristleback nila. Pero I don't think nakukuha nila yung mga objective na dapat nilang kuhanin kind of lineup. Mas focused kasi sa ngayon yung Team Liquid kuya di sa mga team fights ang inocommit nila eh. Maganda naman kasi din yung mapoprovide nila na team fight pag maganda rin yung bigaya ng Arena of Blood dito ni Mars. Yung kasi yung isa sa mga asahan nila eh. 1K gold... away na lang yung ano rito, Void Spirit para dun sa complete Aghanim setter niya, which is a very very important pickup, especially kung tatalunan mo si Koiba, hindi siya makakapagpalitan yung agad dito pag na-silence mo siya. Yun ang magiging problema. Totoo. Huli ka talaga. And the lambot pa naman neto. Guys, 1-3 HP lang to si Koiba. So, uy, pero Roshan, Roshan ang trip Roshan dito, pero tignan natin, mag-Roshan kayo, mag-push kami ng tier 3 tower nyo, nako. Mamili kayo, wala kayong fortification. Dedep po, Roshan, ay, matigas ang ulo mo, ayaw mo dumipensa, o, tier 3 tower tayo, o, Brizel, bako yung may pinaglalaban, o, clips mo, ay, wala palang disruptor, hindi pala pwede, pero tignan natin dito, nahuhuli si Matumba. Ay, ako, pinulak pa kayo, napalabas nga, at ako, napuwersa sila magdepensa rito, pero, ang kote, bebe boy, bako, double out, double papunta lang sa Brizel, bako, tamang takas lang dito, at inayalay na naman nila rito, si Yapisor, pero napigilan nila yung Roshan take. Nakakuha pa nila yung tier 3 tower. Nakuha ba? Oo, ni Miki. Kuya D, may TP rin kasi siyang naka-reserve pa, kaya nakabalik siya dun eh. Oh my god, nakakuha nga ni Miki yun. Totoo. Pero ang kapalit nun, tier 3 tower. Tama. Pero ang gagawin na lang naman din kasi dito ng Team Secret, kahit na nakuha ng Team Liquid yung Aegis advantage siya ngayon, yung NP na lang yung mamomroblema dyan sa bot ng Team Secret. Kasi yan na yung mag-show mamaya niyan eh. Kasi yan ay pinaka-open ng open sa high rounds ng Team Liquid. So, susulitin yan ng Team Secret para madelay. Pero tama bang sa Bristleback binigay yung ano? Sa Bristleback binigay yung... Feeling ko kasi ang plano ng Secret dito, di nila papansinin yung Bristleback. Papatayin nila yung bear. Yun pero yung Bristleback yung uunahin nila. Kasi Bristle yan eh. At the end of the day, pag pinatay mo lahat ng kasama niyan, wala naman siya masyado magagawa. Mm-hmm. Pero yung Lone Druid na nag-itemize para maging carry rito. Hyper Stone, AC buo na ba siya? Babuo na yung AC niya rito. Ito, pabasher na yung kanyang sino? Alaga. Si LD. Sa alaga niya ng QI's na ayos to. Kasi for sure, mag-BKB dito Void Spirit mamaya eh. O yung course ng Team Secret eh. So ngayon naman din kasi BKB na etong si Lina. Kaya good item etong basher guys para... Eto buo na yung ano ha. Buo na yung Aghanim Scepter dito ni Matumba man. O pero tignan mo si Apisor delikado rito. Sinusubukan siya bulihin.
netong Bristol back dito sa bottom lane. Walang reaction para sa side ng Team Secret dito. Bear ang nagpapakita sa may mid lane. Tignan natin kung anong plano ng Team Secret dahil this is now just a 3k gold lead going in favor of Team. Mm-hmm. Sana all. Bakit? Mag-deceit. Nag-deceit kasi sila doon sa labas. Nagsisigawan sila. Ano ba yung horror? Saba kayo sa 1-1-0? Mm-hmm. Ay, sana all. Hintayin daw nila ako. Sige. Good luck, good luck. Maghintay sa akin. Sali ka daw ako, Yadi. Maganda yan kung nasa isang Discord lang kayo. Tapos magsasaykuhan kayo. Sali ka daw ba? Pwede naman. Sige, sige. Pero, gusto mag-push ng Team Liquid, guys. Sa TNT, barak ng Team Secret. Pero, barak ng Team Secret lumikod dito. Pero masyadong malayong likod to. Nakuha na yung Tier 2 tower nila. Secret na showing yung mga sarili nila. Lina, though, nandito siya sa may top lane. Wala sila mapapatay. Though, nakakita sila na maraming courier. Another courier will be spotted. And that's the Tuskar getting it again. Pero ito naman, pagkakataon ng ano ngayon, ha? Oh, pagkakataon naman, uy! Nakupo na, push! Di man lang dumipensa agad. Di rin nila dinipensa. Yung meta nga itong Team Secret dito, ha? Tignan natin, makukuha yung barracks sila. Makukuha rin yata yung barracks dito. And Team Secret, basta lang nagbibigay ng barracks sa kaibang yung meta. Saan nakukuha rin yung barracks? Si mga barracks lang ang laban. Labanan ng mga barracks Obama dito, mga kaibigan. Barracks, barracks lang. Uy, pero wala pa naman nakakuha ng full set of rocks, guys. Ay, matitipihan pa ito sa mukha si Matito. Eh, nakatipin nga. Another egg. Use another skin para sa kanila pero 1-for-1 trade terms of the barracks. Bottom lane pabor sa Secret, top lane pabor sa mid lane pabor sa Liquid, pero tili ko Liquid ang nanalo ron sa ganong klase ng palitan. Liquid yun, no doubt. Pero kuya, di gusto ko yung item dito ni Nisha, ha? Magsi-silver edge siya, you know? For BB. Ito si Lina, you know? Si Lina. Ah. Okay na okay, para mamaya madali na lang din nilang mape-burst even itong Brizzle pack, pero wala itong egg. Uy, pero ang ganda no naman nun. Snowball save. Lalaban, BKB at Binpop. Gusto nung bumiskarte, pero tignan mo naman kung ano nangyari. Walrus man, hindi na naman nila pinapansin yung Brizzle pack. Yung Phoenix ang napili nila. At ang Phoenix top of Pozal. Yung support pa mamamay, pero nilisabili na dito. Si Alina will go down as well. Nandito na yung Oso Bear. Nakikipaglaban, pero ginangat-get na rin dito. Mamamatay. Natin kung napupunta si Matumba man. From Matumba man to Natumba man real quick. Mamamatay si Matumba man dito. And Papi will be able to survive, pero patay yung dalawang core hero niya. Dalawang support lang sa kalaban. 3-4-2 exchange. At tingnan mo, naabol pa si Papi Licious. Papabol dito. Yeah, mga kasproing out naman na yung Enchantress. Pero ang ganda kasi ng ginawa doon ng Team Liquid. Kumbaga, alam nilang hawak nila yung outpost. So talagang isa-isa silang nag-respo doon. Whereas itong si Papi, sobrang layo niya ron sa may teamfight na yun, guys. Parang di naman din siya ganong nakatulong pa ron. Kaya nalugi rin sila. Wala rin siyang maitutulong actually doon sa pagkakataon na yun, eh. Mm. Pero ito na, gusto na ng Liquid tablahin yung laro dito, ha. Sino? Abadge, Glimmer, ito yung Enchantress. Pero na, ito na yung point, guys, na nahihirapan na talaga yung Team Secret sa Brizzle back. Pag kasi yung Brizzle back, guys, mas advanced sa itemization kaysa sa inyo. Mahirapan talaga kayo dyan. Hey, kailangan talaga lamang yung BB, eh. Pagdating sa item, kung gusto mong double basher para dito sa side nila. Ibig sabihin, yung alagang bear may going for a Brizzle. Yung Brizzle back din going for a Brizzle blade na chari. Well, makinan naman talaga yung Brizzle kasi may Vanguard na siya. Ang naka-vessel on the side of Team Secret, guys, ito po si Tuskar. Okay, okay. Lakas na ng unga, lakas na ng bear, guys. Nakakatakot na dito. Ang magiging solusyon na lang talaga muna sa ngayon ng Team Secret dito is cut ng creeps and medyo iwas sa team fights. Doon naman sila lamang, eh, yung mga creep cutting. Tandaan mo ang strength ng Secret, nandun sa Nature's Prophet nila. Nature's Prophet pa rin yan, eh. Ibig sabihin yung lane presence, yung pagsashab nasa kanila. Kasi isang ulti lang ng Nature's Prophet, masashab niya yung mga creep wave. Doon ang problema nila, yung mid lane kasi always may pressure doon. So kasi nga rin nakakapag-provide na maganda-gandang warding na yung NP dito, guys. Kasi nahihirapan din siyang mag-advance sa mapa ng Team Liquid. Kasi for sure, kumbaga, maulit-maulit siya, eh. Kompleto din kasi sa wards yung Team Liquid, eh. Outpost before the 13-minute mark. Kinuha lang ng Team Secret dito sa baba. Pero makukuha naman ng Team Liquid sa taas.
yung isang outpost. Baga palitan lang sila ng outpost dito. Again, same status ko, ayun yung abyssal blade ng bear dito. Yung makikita ng bear, malalockdown niya na. Ang tanong, kaya ba nilang i-burst yung ammo bear? Ano ba ang item ng ammo bear at the moment? Wala. Ammo bear is thing with a boot. 1880 and a boots, mga kaibigan. Yan lang yung item niya rito. Pero ito na, secret. Looking for potential target dito ng ang liquid nagtatago lang sa base nila rito. Merong dalawang hero sa taas. At yun ang pwede nila mahuli, which is dalawang kurata yan. Si Mars, nako. Sinalo lang si Mars. Ang dagger. Yung bear, ha? Yung bear yung isa doon. Nakatipi pa to si LD, guys. Aha. Nako, nasayang. Crisis averted. Crisis averted para sa side ng liquid dito. Grabe, bilis naman ng kamay nun, guys. Dotang dota. Sipin mo, nasa high ground sa Team Secret doon. Nalayasan mo pa. Ako, nako. Pero malapit na mag-spawn yung Roshan, guys. Nasa 2 minutes na lang po. Ako, sino kaya makakasulit dito? Wag na sana nila ibigay side ng Team Liquid. 30 minute mark. Trigger golden. Dito kita. Everybody's ball game pa rin to, mga best. Ay, si Papi. Nahuli, guys. Apakasakit. Parang wala namang untouchable. Yung isang hagupit lang ng bear. Kalahati agad yung brewer niya. And si Alpha Picho Papi going down, mga kaibigan. Nako. Medyo alaw silbi yung enchantress, guys, sa game natin ngayon, ha. Hindi kasi siya nakakahabol sa mga rotations ng item ng Phoenix. Going for Shiba's Guard yung Phoenix dito. Ah. First item niya, second item Shiba na agad. Pero ito nga, sinasabi natin, pwede mag-push. Kaso syempre, may BB na mag-TTP. Ang kayang-kayang i-clear ng BB ang creep wave na yan. Tama, pero tingin ko nag-wait lang dito sa next round shot. Secret na abo. Ayun, may nahuli. Si Taiga. That is a return kill para naman sa side ng Secret dahil napatay yung Chattress sila. Mahabang revenge, pero revenge is a revenge. Pero kahit nananalo sa mga past team fights yung Team Liquid, ang ganda ng pressure na pinaprovide ng Team Secret, guys. Kasi kanina pa sila meron Aegis advantage, pero hindi naman sila kumbaga nagpo-force ng team fight, diba? Kasi naka-shove lahat ng lane sila eh. Kaya nagiging maingat pa dito yung Team Liquid, guys. Kasi syempre di nila pwedeng hayaan na mapushan ulit sila. Ano ba mga key item ito? May silver edge na. Tignan natin kung paano gagamitin ito. Pero hindi na yung berang, hindi na yung bribi yung talaga target dyan. Ang target na dito is yung oso. Dahil ngangat-ngating ka na. Ito, malayo ang ikot. Tignan natin kung anong trip ng Team Secret dito. Pressuring sila sa bottom lane. Looking for a potential rotation dito. Tignan natin. Mars ang pwede maging target. Ano bang item ng Mars sa pagkakataon na to? Blink dagger. Wala pang BKB yung Mars dito. And tignan natin, Secret, may maganda silang wards dun sa loob. Pwede nilang unahan dito. Ang lalim, ha? Ang lalim! Nila. Sobrang lalim, guys, ng Team Secret. Op, napitas. Pero, nadahanan. Ay. Nadahanan dun. May nadahanan at nakapitas sila rito. Pwede silang kumuha ng barak. Ayun, pero nahuli. Pero nakita mo naman, patay ang encounter si Papi. Papel. Paper. Hindi naman paper goat, mga kaibigan. Legit. Kawawa naman dito si Papi, guys. Legit. Alayo din kasi niya palagi sa kanyang mga teammates. Kaya instant na hindi. Nag-create siya ng space para tirahin siya. Abyssal Blade na rin yung BB rito. Abyssal. Diyos ko po. Hello kay Boss Janelle. Maraming salamat for the 10 stars. Hi kay Boss Omar. Hey, Boss Omar. Laka ba sa Herer Badge. Share nyo na, guys. Share nyo na ng public. Maraming salamat. Yung Lina, masasaktan din to, feeling ko. Daedalus ang gusto niya, pero paano siya titira? Nagpalit. Divine! Paano titira tong Lina na to pag inabyssal blade siya ng dalawa? May save ba sila? Snowball save nga meron sila. Pero ma-abyssal pa rin yun eh. Uy, Roshan na yung target dito. Eto na, mga kaibigan, this will decide the game. Etong second Roshan. Napakabilis kukunin Secret. Walang ideya sa nagaganap dito. And the Rosh Pit, the Roshan will fall. And this is a dead Bobby. The Roshan. Pero tumalon dito. Pumasok, tumalon. Sinubukan bumawas. Pero that the Aegis para sa Bristleback once again. So, for the next 5 minutes, Secret, iwas Pusoy, iwas gera muna rito. Dahil ayaw nilang kalaban yung Bristleback na. Tama. And bilang talaga muna makakapagpakita sa mapa ngayon. Kasi siya yung mag-show ng lanes eh. Pwede din yung Lina kasi meron na siyang silver edge. Kaso kailangan niyang mag-double ingat lalo na't abyssal. Abyssal na dito yung two cores ng Team Liquid.
Double abyssal blade. Eh, pwede pa nga maging triple abyssal yan. Pag nakuha ng mas yung BKB niya, going for abyssal na rin siguro yan. Pero secret, nakita mo ah. Scouting the area, mga kaibigan. Gusto nilang hanapin yung mga support. Ang gusto nilang mahanap, yung mga kalaban puwera lang sa bristle back dito. Eto si Papi, taga-provide lang yan ng info, guys. Kaya ganyan, kakulit si Papi. Na alam niya lang kung saan nakapwesto yung Team Liquid para mahiwasan at Team and Secret. Papi, doing the Papi place na abyssal day siya. So, confirm, andito yung bear. Pero may nahuli dito, Nature's Prophet. Pwede nila mahuli sa adventurer. Mapapatakas ba nila rito? Here's a rope. Isa mukha muna. Uy, hindi. Ay, naku, kawawa. Pero hindi. Ang gandang setup nito. Sobrang tagal nung naganap na laban. Arena of Blood. Papasok ni Lina rito ni Laguna sa mukha. Tumalon. Tatawagin dito. Kaumarap na. Don't you dare. Turn your back on me. Pero ang ganda ng palubog. Yung Osuper. Yung Osuper makate. Mamamatay na. Walrus Punch Weeper. Iwan rin mo siya ni Walrus Punch Weeper. Makate. 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 Patay to. Nagpatay si Nisha. Pero patay din yung bear. Patay din yung ano. Pero yung bristle back, may sariling mundo. Tagal nila guys bago napatay yung Mars. Kaya ang daming nakadating eh. Naku, nakakuha pa ng bristle back yung tier 2 tower sa bottom lane. Patay yung Lina. Mag-isa lang siya. Yung main DPS. Pero pwede nilang likuran to kung gugustuhin nila eh. Wala kasi hindi, yung Lina eh. Lina kasi yung may silver. Si Alpha Pichu Papi, pag-alagala lang dito. Wala siyang survivability. Sprink lang na sprink. Ayun lang. Tingnan natin kung mapapatay nila. Valorous pa. So, may Aegis yan. Tama nga Bissal Blade. Okay? Walang teammate to. Sobrang layo ng teammate dito. Bungas pa dating ng teammate dito. Nakamatay siya rito. Pero ito na yung mga teammate. Paparating na yung mga teammate ko. Teammate! Teammate! Dinaaway ako! O, kulong ka muna sa puno. O, kung di ka makakawala sa puno. Stop. Gusto niya Bissal Blade si Alpha. Gusto niya Bissal Blade si Alpha Pichu Papi. Walang Lina to defend this. Pero wala nang Aegis. Nakakuha nila. Ayun. So, I think feasible naman na papatay nila yung Bristleback dito. Lone Druid. Muna yung MKB. Tumalong yes. Dito. Si Matumba Man with the Silence. Certing na natin. Tinawag nila yung Bear. Pwede nila patayin yung Bear. Sige naman pagkakataon. This should be a big kill. Dahil walang Bear. Walang Bear. Walang Bear. Walang Bear. Walang Bear. O, sabi na papasok na ako. Papasok na ako. Papasok na ako. Wala nang Bear dun eh. Wala na. Nagpanggap na rin na Bear si LD guys. Guys, namatay yung Bear. Bear dugo na wala. 30. Wala. Plus, yeah, boy, pa yung Lina. Laking impact niyan, guys, ha? Pwedeng gumawa no, dito. No, Bear Bolt. Yun ang kailangan yung ingatan. Kasi pag namatay yung Bear, ang matitira yung Lone Druid na nakaboot. Oh my God. Wala naman damage yung boots ko, eh. Boots windless. Walang item dito yung ammo. Ganun naman din nga kasi talaga. Pero hindi na nakahabol yung Team Secret doon, guys. Nag-aalangan rin kasi sila, eh. Nahirapan pa sila pumalag dito sa ngayon. Pero Lina, push. Ay, akala ko pupush siya pa yung Daedalus niya eh. Pike! Ibay na nga yung kanina. Hurricane Pike, kailangan niya mabuhay. Yes, yaman ng Phoenix guys. Sobrang yaman. Drizzleback, going for BKB. Mars naman, malayo pa sa kanyang BKB. SD, Aetherlands. Ang ganda ng mga saves na po provide ni Shadow Demon, no? Yung mga disruption na. Ito si Enchantress, alas masyado na gagawa guys. Mayaman yung Enchantress, ha? Kasi wala na naman yung Bessel ni Taskar. Ah, wala okay. Wala na din pala. Lina. Oh, nagpala. BKB na. Naman ngayon. BKB na yung Bristleback, ha? Lina going for Shiba. Iba-iba, 3-3 siya, mga kaibigan. Hindi natin alam paano siya nagde-decide kung anong bubuhin niya. Pero new meta tong si Nisha. Q lang ng Q. Kumbaga, wishlist lang guys, wishlist. Oo, oh, wala nga naman ding imposible. Maipon niya naman din yan. Ay, share niyo na guys ha. Si Posomar, di daw makakapag-share, mahuli ng girlfriend niya. Eh, why naman ganun? Ganda pala ng mga nakuha dito neutral items, guys. Buo na ba yung ano? Neutral items. Uy, na. Buo na yung Octa rin. Wala masyadong hard physical damage yung ano eh, no? Secret. Si Mato naka-Octa rin siya dito. Ayun, pipitas siya. Pipitas siya. Gusto niya pumita. Masisipat kaya siya rito. Double damage rune. Pipitasin niya. Dissimulate. Naku, oy, makukulong. Hindi makukulong. Pero, kita mo sinipat pabalik. Uy, the reverse. Reverse. Sipat. Uy, aray ko. Sakit ng bear. From matumba man real quick. Tinabol pa si Papi. Nabol si Papi. Saan ka pupunta? Di mo ako matitira.
Yappy Balor, sabi niya may abisa la ulul, sabi ng bear sa kanya. May abisa la ulul. Nagsalita yung bear. Oo. Oh. Nagtagalog pa, walang hiya talaga. Mga kautaman, pero okay na kasi yung kailan nakuha ng Team Liquid. Ang atin ni Mato doon. Alam mo, kailangan ni Mato ng damage dito. Piling ko Crystallis. Dead sa'yo mag-Daedalus. Pwede, pwede. So, ang lambot niya. Kapag ka siya yung... May oak pa rin aganin siya. Hindi kailangan niya yung pang-burst. Oo nga. Pero kailangan din kasi on point. Pero hindi pa natin yung Mars BBO na eh. Diyan, feeling ko Phoenix Shadow Demon lang siya. Doon muna siya sa kaya niya. Next level siya. Oo, pwede, pwede. Oo. Oh, walang ma-shove na lanes dito, guys. Yung Team Secret, kalungkutan. Pero nag-aabang. Nag-aabang din sa Roshan yung Team Secret. Ayun. Sai, kailangan na rin bumuni sa'yo. May BKB AC na si Sai going for Satanic. So, hindi na rin basta-basta rin tong Nature's Prophet na to, ha. Kaya niya na rin mambackdooran dito. Hindi ko gamitin na nila yung... kasi yung team fight masyado malakas para sa side ng Liquid. Tama. Hindi ko split push na lang talaga sila. Pwede. Pwede din kasi yung Lina. Lalo na meron naman siyang Silver Edge. Kaso eto, nabigla. Team Secret Abyssal. Oh my God, that matumba man. Na Abyssal Blade na naman sa mukha. Next target sila rito. Mahuhuli ba nila si Lina? Sinibat, pero Lina nakakatakbo pa rito. Saan kaya pupunta tong Lina? Wala inaabot tong TP. Ayun na nga, pinauwi. And Lina is down, mga kaibigan. Patay ang dalawang core ng Team Secret dito. And Liquid now in the driver's seat dito. As Lina, they might be able to force the buyback. Pero walang buyback for si Matumba man. Ina, Abyssal Blade siya sa mukha. Piling ko kailangan niya Lincoln Spear. Pwede, pwede. Lincoln Spear. Bakit or at baby? Least may mag-Lotus Orb on the side of Team Secret. Kita mo naman yung bawas ng Brizel back. Almost 500 per hit. Masait, masait. And mukhang ito pa nga Team Liquid guys. Yung magsisplit push. Naku po. Mauunahan po wala, bawal, bawal depensa niya. Ni Abyssal Blade sila dyan. Dito mo na may bear. 15 hits lang yung Barrax. Tingnan mo yung left yung ano, yung Phoenix. Ang ginagawa, dinidepensahan lang yung bottom lane para maiwasan. Oh, lalo, re-rectan. Re-rectan na, re-rectan na. Ayaw na nila. Ayaw na nila dumip. Ay, hindi, hinihintay nila yung Void Spirit. Eto na mga kaibigan, the final hurrah. Divine Rapier is on the deck mga kaibigan. Para sa Nature's Prophet, mabubuhay na. Tignan natin kung mararak nila. Eto na yung buyback. At may isang day sa Tascar. Sinibad na rito at sa Tascar down. Hinintay-hintay nyo pa? Tignan natin ngayon kung mabubuhay kayo rito. Ayun ako, eto na. Oh. Void Spirit. Hindi nila kayang i-mega. Pero tignan mo dito. Nature's Prophet, yung divine niya. Divine niya, hindi mapuprotektahan. Ako po, Divine Rapier na pala saya. Patay si Sai dito. Wala siyang Divine Rapier. And this should be GG. At Team Liquid, rarakin na nila yung Barrax dito. Naku, grabe naman yun. Mamamatay, pero Namigay ng Divine, guys. Namigay ng Divine and GG. Well played. Durog ang mukha ng Team Liquid dito. May pamigay ng Divine. Nako po. And game 1, nakuha na nga ng Team Liquid, guys. Grabe. Daya, di ko muna bahala dyan. Nakakabalik ako game number 2. Sige. Right from the start kasi mga idol, sobrang ganda na ng laning phase ng Team Liquid eh. Diba? And dabit-bit naman nila yon hanggang sa tapusin nila yung laro. Eh, ang kalakasan din kasi dito ng Team Liquid, guys, is yung mga team fights. Yung Team Secret naman, mga single pick-offs. Kaso hindi kasi nila nasusulit yon lalo na't kailangan nilang magbawi ng item at the same time. Kaya Team Liquid guys, kumbaga nag-enjoy kahit na cooldown yung Supernova, wala mga ultis na bibigay dito yung Team Liquid. Kung hindi naman gumugo yung Team Secret, diba bakit nila po problemahin yun? And ganun nga ang nangyari sa game number 1. Congrats sa lahat ng mga nanalo po. Sa mga bumet sa Team Liquid, plus 1 man yan. First 10 kills din po, guys, para sa mga nagtatanong, Team Liquid din po. Congrats, congrats sa mga hindi pa naman nakakapag-bet. Habol na po kayo, guys, sa loot.bet. Nandito, andun po yung series natin ngayon sa loot.bet. Gamitin nyo na rin yung aming bonus code na Lupon. And balitaan nyo po kami pagbalik namin sa game number 2 kung humabol ba kayo na bet sa loot.bet. Pero sa ngayon, quick break muna. Pag may lobby na or may draft na, magbabalik kami ni Boss Bear. Thank you, wag kayo alis. Share nyo yung stream para sa Arcana giveaway. Maraming maraming salamat. Keep safe.